Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabis sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa nung unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman, Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap, ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala na bang hanggan?
Di na balulubag, di na matatapos ang galit mong iyan. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Tatayo na po tayo. Sa'king nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama at ako'y mananahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kapag narinig niyo po ba itong mga pangungusap ni Jesus na sagot, no, doon sa nagsasabing, "Naririto po ang iyong ina at mga kapatid. Naghihintay sila at ibig ka nilang makausap." At ang sagot niya, "Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid?" Ibig ba sabihin, dinideny ni Jesus ang kanyang ina at mga kapatid? Dinededma ba niya si Maria at ang kanyang mga kapatid? Paano ba? Pag kayo po ba nakarinig nito? Kung mas mainam po, no, ito ay Matthew chapter 12. Para mas maintindihan natin ng konti, kailangan mong basahin at malaman ang kwento bago ang tagpong ito. Kasi kung babasahin niyo po, mayroon doon tagpo na kung saan si Jesus ay sinabihan na prinsipe ng mga demonyo. Kaya siya nakakapagpagaling dahil kakampi siya ng demonyo. Sabi din doon, bago ang tagpong ito, mismong mga kaanak niya ang nagsasabi rin na nasisiraan na siya ng bait. Siyempre, kung ganun ang maririnig mo, kung ikaw ay kapamilya
anak mo, kapatid mo, magulang mo ang mariringga mo ng ganon, kung talagang nagmamalasakit ka, pupuntahan mo. Susuportahan mo. Kailangan ng moral support, spiritual support. Kaya nga, siguro, no, ito yung dahilan, isa sa mga dahilan, bakit gusto nilang makausap si Jesus? Bakit nagpunta si Maria at ang mga kapatid, itinuturing na kapatid, para kausapin siya? Parang gusto lang kamustahin. Pero kailangan din natin maunawaan na hindi idinideny ni Jesus ang kanyang ina, kundi mas pinalalim pa ang kanilang ugnayan. Hindi lang ina si Maria kay Jesus at ang kanyang mga kapatid, hindi lang sila itinuring na pamilya dahil magkadugo, kundi yung mas malalim, sila ay isang pamilya sa pananampalataya. Na pamilya na, kasi sabi po, no, sino ang aking ina, sino ang aking mga kapatid? Yung sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Di ba si Maria ang isang halimbawa ng nakinig at sumunod sa kagustuhan, plano ng Diyos? So mas malalim pa yung, kumbaga yung pagluwal, no, iniluwal siya ni Maria, mas malalim pa dahil sa pananampalataya. Sige, tingnan natin ngayon sa konteksto na sa panahon natin ngayon, kamusta ang mga pamilya? Mga pamilya na pag may kailangan lang, doon lalapit. Pag may kailangan lang, doon ihingi. O pag may ihingiin sa magulang, sa kapatid, doon lang makakaalala. Eh kasi pamilya. Eh kasi dapat suportahan. Yan nagiging mababaw. Kapag nakakapag-provide ang magulang, no, pa, ma, pahingi naman pambili ng bagong gadget. Kapag naibigay, kapag naipadala ng mga OFW, ng mga magulang sa kanilang anak, wow, the best parents ever. Pero kapag hindi nakakapag-provide, hindi naibibigay yung mga luho, wala silang kwenta. So, tingnan natin, no? Kasi maka nagiging mababaw yung relasyon natin bilang pamilya. At ang isang pamilyang malayo sa Diyos, hindi nakikinig sa Diyos, mahina ang pananalig sa Diyos, magwawatak-watak talaga ito. Sa karanasan din natin, no? Minsan, mas itinuturing pa natin pamilya ang hindi natin kadugo kaysa sa mismong kadugo. Dahil nga, eh, pamilya, eh, diyan ka nakatira, siyang magulang mo, siyang anak mo, pamilya. Nawa po, no? Sa ating lahat, tayong lalo pang nakakapagsimba, pagnilayan natin, no, ng mabuti, ano ba nangyayari sa atin. Sabi naman ni Kristo, no, may mga panahon na kailangan mong manindigan, may mga panahon na kailangan mong pumili, na minsan kahit ang pamilya, kailangan mong bitawan kung sila ay nagiging daan para ikaw ay mapalayo sa Diyos. Kaya nga sabi, no, ang ama laban sa anak, ang anak laban sa ina, sa ama.
Dahil ang higit na kailangan nating sundin ay ang Diyos. Ang taong may pananalig at sumusunod sa Diyos, kayang-kayang maging isang pamilya. Pero hindi lahat ng pamilya sumusunod sa Diyos. Amen. Magsitayo po tayo. Natitipon bilang isang komunidad, umingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya, naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa, naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna tayo. Jesus Nazareno, alakbatin na paisa, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, tuhay na dal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kabatido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagsitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tumayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninumbalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.